الحمد لله رب العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ang akin lamang na pagbigay diinan ay yung kahalagahan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Maraming mga Muslim na kung saan nakikita natin, millions, billions, trillions of Muslims, pero iilan lang ang binigyan ng Allah ng gabay at ng tawfiq, na kung saan dapat sa ating mga Muslim, ito'y obligado para sa atin na pag-aralan ang Islam. Sabi nga ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmahullah ta'ala, i'lam, rahmakallah, annahu yajibu alayna ta'allamu arba'i masail. Alamin mo, or dapat mong malaman, kahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway kahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, na katunayan, obligado para sa atin ang matutunan ang apat na masail. Ang sabi ng Sheikh, ang unang masail na dapat nating matutunan ay ang al-ilm, kaalaman. Kaalaman saan? Kaalaman kung sino ang Allah, kaalaman kung sino ang Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, at kaalaman kung ano ang Islam ng may ebidensya. Al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. So, kaalaman kung sino ang Allah, sino ang kanyang propeta, at ano ang relihiyong Islam ng may ebidensya. Huwag po kayong mag-focus lamang sa Quran. Dahil marami dyan ang nakamemorize ng Quran, pero hindi naman naiintindihan. Kaya marami tayong nakikita ng mga hufag, mga nakamemorize ng Quran, buong Quran, pero nagtitinda ng mga illegal na mga bagay na binibenta, or di kaya gumagawa ng mga haram. Nakikita natin, bakit? Dahil mataas ang tingin natin sa kanila, kasi nga hufag nga sila, nakamemorize nga sila ng Quran. Pero anong nangyari? Ang nangyari, nakakagawa sila ng ganito. Bakit? Dahil na-memorize lang nila ang Quran, pero hindi nila naintindihan. Dahil kung naintindihan nila ito, magkakaroon sila ng iman. Pananampalataya. Mataas na iman. Malakas na iman. Malalim na iman. Magkakaroon sila. Kasi nga, naintindihan nila. Magkakaroon sila ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid, at the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila'y nag-aaral, nag-memorize ng Quran, at the same time, pinag-aaralan nila ang Tawhid for 13 years. No? So kung Quran lang kayo, tapos hindi nyo pa naintindihan, halos, sabi nga ni Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Quran without understanding is useless. No? Ang Quran na walang pag-iintindi ay wala, useless. No? Useless. Kaya, mag-aral din kayo ng akida, tawhid. And of course, fiqh, no? Yung especially sa salah, sa fasting. So, kailangan din natin matutunan yan. Dahil salah tayo ng salah, yun naman pala ay hindi pala tanggap ang ating salah. Kasi hindi natin pinag-aaralan yung mga wajib at salah, ano yung mga arkanus salah, kung ano yung mga sunnatus salah, no? Hindi natin pinag-aralan. Kaya, hindi natin nalaman na hindi pala tanggap ang ating salah. So, kailangan din natin pag-aralan yan. But, most important thing is, dapat pag-aralan natin ng akida, at the same time, Quran. Pag-memorize ng Quran. Ang ikalawang masail na dapat natin matutunan ay ang al-amalu bihi. Paano natin, kailangan natin isasagawa yung kaalaman na natutunan natin. Natunan na natin. So, ngayon halimbawa,
minememorize mo yung Quran, hindi mo naiintindihan, paano mo ito isa sa buhay kung hindi mo naiintindihan? Kaya, kailangan nating intindihin kung ano ang nasa Quran. Nang sa gayon, maisa sa buhay natin ito. Okay? Maisa sa buhay natin. At huwag tayong magturo o huwag tayong magdawa hanggat hindi natin isinasabuhay ito sa ating mga sarili. Dahil kung hindi natin isinasabuhay sa ating mga sarili, diretso tayo nagtuturo, anong mangyayari? Magbabackfire sa atin. Sasabihin ng tao, turo ka nga ng turo, turo ka ng turo, pero yun pala, ikaw sa sarili mo, hindi mo isinasabuhay sa iyong sarili. Subhanallah. No? At ang ikatlong masail na dapat natin matutunan ay ang ad-dawatu ilahi. So this time, natutunan mo na kung sino ang Allah, ano ang Islam, sino ang kanyang propeta, ano ang Islam ng may ebidensya, at naisabuhay mo na sa iyong sarili, this time, kailangan nating i-share kung ano ang ating natutunan. No, i-share natin. Huwag nating itago. Dahil kapag itinatago natin yan, pananagutan natin yan. Tatanungin tayo, bakit hindi mo sinare yung kaalaman na natutunan mo? Kailangan nating i-share it. At sa ating pagdadaawa nito, ay may kalakip na pagsubok ng Allah. Na kung saan ang ika-apat na dapat nating matutunan na masail ay ang as-sabru alal adha fihi. Ang magtiis sa anumang kahihinatnan nito. Meron talaga, merong pagsubok. Maraming pagsubok ang darating sa atin habang tayo'y nag-aaral, habang tayo'y nagsasabuhay, habang tayo'y nagdadawa, napakaraming pagsubok. Kaya, kailangan nating magsabar. No? Kailangan nating maging patient, matiisin sa anumang kahinatnan nito. Pag-aralan nyo rin yung apat na masail na yun, gawin ninyo yun, at huwag mag-focus lamang sa Quran, kasi napansin ko, iilan lamang sa inyo ang pumapasok sa akida, kung saan ito ang pinaka-importante, dahil dito makikilala mo kung sino ang Allah. No? Kung dito mo makilala kung sino ang Allah at dito titibay ang iyong paniniwala sa Allah. At hindi ka basta-basta matitinag, hindi ka basta-basta madadala ng kung kanino, kung sino-sino magdadala sa inyo ng mga sekta sa Islam, dahil maraming sekta sa Islam. Napakasarap mag-aral, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, 'di ba? Sino man ang tumatahak sa pagpupunyagi, sa paghahanap ng kaalaman, ay gawin ng Allah na madali para sa kanya ang daan tungong paraiso. So hanggang dito na lamang. Jazakunallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.